DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Good morning. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes, 21 June 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama ngayong araw ng Sabado o araw ng Biyernes, isang araw bago mag-weekend. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, summer solstice o pinakamahabang araw ng taon mararanasan ngayong Biyernes. Publiko pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa epekto ng La Niña. Dating Governor o Negros Oriental Governor Pride Teves inaresto sa kasong terorismo. Pagbibitiw ni Vice President Sara bilang DepEd Secretary, sinisi kay dating Pangulong Duterte. Senator Win Gatchalian may hinalang dinaya ni suspended Mayor Alice Guo ang kanyang edad. Paghahanap sa nawawalang Pinoy, pahirapan, makaraang lumubog na ang MV Tutor sa karagatan ng Red Sea. At nobya patay sa pamamaril ng nobyo nito. Suspect nagbaril din sa sarili sa Batangas. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, 21 sa buwan ng Hunyo 2024. Live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ganyan din po sa 18 relay stations mula sa DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Kasama na rin natin Aksyon Radyo at Radyo Natin stations nationwide. Sa detalye po ng ating mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita. Magaganap ngayong araw ng Biyernes ang June Solstice o kilala rin bilang Summer Solstice. Ayon sa PAGASA, mararanasan ngayon ang pinakamahabang araw at pinakamaiksing gabi ng taon sa Northern Hemisphere. Paliwanag ng PAGASA sa nasabing astronomical event, ang posisyon ng araw ay umaabot sa highest point ng kalangitan. Sa panahon ng Solstice, ang araw ay direktang nasa ibabaw sa isang declination na 23.5 degrees north, nakaposisyon sa loob ng constellation ng Cancer. Ang posisyong ito ay nagpapahiwatig ng pagsisimula ng tag-araw sa Northern Hemisphere at taglamig naman sa Southern Hemisphere. Gayunpaman, ang aktwal na tagal ng araw ay magkakaiba sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito po sa Metro Manila ay sisikat ang araw ng alas 5:28 ng umaga at lulubog ng alas 6:27 ng gabi, na nagbibigay sa rehiyon ng halos 13 oras na daylight o liwanag ng araw. Pero gayunpaman, mga alas 5 nga, may sikat na rin ng ano yun, no? Maliwaliwanag na rin kumpara dun sa ating nakakagawian na alas 6, dun palang liliwanag. Kaya pag nag-jogging ka ngayon, gumising ka ng alas 5, medyo tatamarin ka na. 11 minuto makalipas ang alas 4, kailangan ng paghandaan ang nalalapit na tag-ulan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbisita at pag-aabot ng tulong sa halos 12,000 magsasaka na naapektuhan ng El Nino sa Caraga Region. Ayon sa Pangulo, kailangan paghandaan ang tag-ulan na inaasahang bubuhos sa darating na buwan na Oktubre o El Nino sa darating na Oktubre.
o La Niña sa darating na Oktubre. Kasabay ito ng pagtiyak na may nakahandang pondo at food supply ang gobyerno sa panahon ng kalamidad. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakali man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, higit 100 lugar naman sa buong bansa ang posibleng malubog sa baha at gumuho ang lupa sa harap ng banta ng La Niña sa Agosto. Ayon kay DNR Undersecretary Jocelyn Marcos Fragada, natukoy na ng ahensya ang high, moderate at low areas na posibleng makaranas ng landslide at pagbaha. Kaugnay nito, inatasan na aniya ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang Mines and Geosciences Bureau at lahat ng field offices nito na tiyakin ang kahandaan sa La Niña phenomenon. Hiniling na rin ng DNR sa local government units at pagtuturo sa mga constituents na mga dapat na gawin sakaling may mangyaring sakuna. 13 minuto makalipas ang alas 4 sa iba pa nating mga balita. Inaresto si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sa kasong terrorism financing. Pinusasan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kapatid ni dating Congressman Arnie Teves sa barangay Taklobo sa Dumaguete City, Negros Oriental kahapon. Kasunod ito ng inisyong arrest warrant ng Cebu City Regional Trial Court Branch 74 dahil sa umano'y pagpopondo sa isang local terrorist organization. Pero agad nakalaya ang dating gobernador matapos magbiyansa ng 600,000 piso ganap na alas 3 ng hapon kahapon. Sa iba pa rin mga balita, sinisi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga umano'y hired vloggers nito tungkol sa pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at Vice o Co-Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ayon kay Gadon, sayang ang Uniteam dahil lamang sa issue ng confidential funds na wala na ang mga Duterte. Naniniwala ito na mahihirapan si VP Sara kung ang kanyang ama at mga supporters nito na walang ginawa kundi tawaging bangag at adik ang Pangulo. Gayunman, magandang development anya ito dahil ang pinakatrabaho ng Vice Presidente ay tulungan at gawin ang iutos ng Pangulo. Naniniwala naman si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malaking kawalan sa Administrasyong Marcos ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Pangulo. Sa inilabas na pahayag ni Panelo, sinabi nitong isa si VP Sara sa mga kumikilos o aktibong kalihim ni PBBM. Ayon kay Panelo, nag-resign si Inday dahil may mga kaalyado ang Pangulo na naiinggit at nagmamadaling sipain ng Vice Presidente na nangunguna sa 2028 Presidential Race Survey. Bukod dito, hindi umano pinagtatanggol ng Pangulo si VP Sara sa iba't ibang issue na ipinupukol laban dito. Binanggit din ni Panelo ang iringan sa pagitan ni na VP Sara at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kaugnay na balita, magbibigay daan kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbitiw ni Vice President Sara Duterte para makapagtalaga ng mas karapat-dapat na kalihim ng Department of Education. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi nila naramdaman ang mahigit 2 taong panunungkulan ni VP Sara. Git ni Castro, tila hindi alam ni Inday ang tunay na mga problema sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas dahil bukod sa nagpapatuloy pa rin ang mga ito, ay mas lumalala pa ang sitwasyon. Walang significant na pagbabago terms of dun sa malaking problema natin na kinreate ng pandemic. Ito yung education crisis, no?
At ngayon nga, lumalala pa yung sitwasyon dahil nga sa mga latest na mga international tests ay talagang nasa hulihan pa rin tayo. Mm-hmm. Yung performance. Number two, well, bilang kalihim ng ano no ng edukasyon, dapat alam niya na yung perennial na problema ng edukasyon, yung perennial na problema katulad halimbawa ng kakulangan ng teachers, kakulangan ng mga seats, ng classroom, etc. ay ano pa rin eh, no, palaki ng palaki, patuloy pa rin. Ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, samantala, hiniling nito sa Pangulo na makapagtalaga na sa lalong madaling panahon ng bagong kalihim o kaya ay kahit officer in charge ng DepEd. Alas 4:17 ng umaga, handa si Senator Aimee Marcos na samahan si Vice President Sara Duterte at suportahan siya sa lahat ng kanyang magiging hakbang sa paglaban para sa bansa. Ginawa ni Senator Aimee ang pahayag isang araw matapos ang pagbibitiw sa pwesto ng VP Sara bilang miyembro ng gabinete ni PBBM. Ayon kay Senator Aimee, mananatili ang kanyang kumpiyansa at pagtitiwala kay VP Sara at walang magbabago sa kanilang pagkakaibigan. Samantala, nagpasalamat naman si Senator Bongo sa serbisyo ni VP Sara sa DepEd, pero sabi ni Go, ang mahalagaan niya sa ngayon ay bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino. Umistansya naman si dating Pangulo at dating House Deputy Senior Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo sa issue at sinabing wala siya sa posisyon na magbigay ng anumang pahayag sa nangyayari. Alas 4:18 na po ng umaga. Tayo po'y live pa rin na napapanood sa DZRH News Television sa ating iba't ibang cable providers. Higit 1,000 cable providers nationwide. Nandiyan ang Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129. Yun din sa Cable Link Channel 3 at sa higit 1,000 cable operators pa rin ho. Simulcast din tayo sa DZRH News Television, Facebook and YouTube Live Channels. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balita mula sa probinsya, 41 anyos na vendor pinagbabaril sa loob ng kanyang bahay. Ano ang dahilan? RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang vendor matapos itong pagbabarilin sa loob ng kanilang tahanan. Sa ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, alas 11:15 ng gabi naganap ang krimen kung saan nakilala ang biktima ni Sir Ryan Dulay Kayabyab, 41 anyos, vendor, may asawa at residente ng Barangay Darawi, Bayangbang. Sa investigasyon, nabatid na nakaupo sa sala ng kanilang tahanan ng biktima at nagsiselfon ito nang biglang pasukin ng hindi nakilalang suspek at mal lapit ang pinagbabaril na tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan sa kamabilis na tumakas ang hindi pa kilalang suspek na itakbo pa sa Bayambang District Hospital ang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Walang basyong natagpuan sa crime scene ng mga investigador kaya nagpapatuloy pang ginagawang pagsisiyasat upang mabatid ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan sa suspek. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, wala pang iti na talagang officer in charge ng Department of Education si Pangulong Bongbong Marcos. Nilinaw ni Presidential Communications Office Secretary Chelloy Garafil na sa Hulyo at 19 pa ang effectivity ng pagbibitiw ni VP Sara at Education Secretary Sara Duterte. Umaapila ang Teachers Dignity Coalition o TDC na hindi sana politiko ang ipalit ni PBBM kay Duterte upang makailag ang ahensya sa mga away politika. Una nang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na deklarasyon ng gera laban kay Marcos ang pagkalas ni VP Sara sa gabinete.
Inalmahan naman ng Liberal Party ang deklarasyon ni dating presidential spokesman Harry Roque na leader na ng oposisyon si VP Sara matapos nitong mag-resign sa gabinete ni PBBM. Sa isang pahayag, sinabi ng LP na mariin nilang tinututulan ang pahayag ni Roque na dahil hindi swak si Duterte sa mga prinsipyo ng isang oposisyon. Nagbibigay din ng partido na kaangkla ang tunay na oposisyon sa accountability, transparency at tunay na pagmamalasakit sa tao. Ayon sa LP, kapakanan ng mamamayan ang iniuuna nila at hindi ang pagpapalawak ng kapangyarihan, pagtatanggol sa isang wanted na religious leader at pagbubulag-bulagan sa pang-aapi ng mga dayuhan. Hindi na rin daw sila nagulat sa pagbibitiw sa pwesto ni VP Sara dahil alam nila na pakitang tao lamang ang binuong unity team noong eleksyon para makuha ang simpatsya ng mga tao. Ating pong oras, alas 4.22, sa kaugnay pa rin balita, itutuloy pa rin ng DepEd ang bagong K-10 curriculum sa kabila ng pagbitiw bilang kalihim ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi sa DZRH ni Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, ukol sa posibleng epekto ng resignation ni Duterte. Inamin ni Gatchalian na nanghihinayang siya sa ginawang pagbibitiw ni VP Sara, lalo't marami na sana silang nasimulan. At isa na nga po dyan ang nabanggit na K-10 matatag curriculum. Kasabay nito, nanawagan naman si Gatchalian sa mga liderato ng DepEd na manatili sa pwesto, kabilang po dyan ang undersecretaries at assistant secretaries, upang matuloy-tuloy ang mga nakasalang ng proyekto ng kagawaran. Nahinayang ako na siya ay nag-resign dahil marami nang naumpisahan, tulad yung K-10 matatag curriculum na bagong curriculum natin. This year, papatupad na yan ng malawakan at nakakahinayang. Ipo-pursue yun, no? Dahil unang-una, dumaan ito sa masusing konsultasyon kasama yung ating mga education stakeholders. Matagal nang ginawa ito. Ang tinig ni Senator Win Gatchalian, samantala sang-ayon naman ng senador sa mungkahing hindi na politiko ang ipapalit bilang kalihim ng DepEd. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Budget naman sa pagkain ng mga PDL, mga preso sa BJMP sa Tacloban. Ay bakit naman pinagkakasya na lang? RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Pinagkakasya na lang ng Bureau of Fuel Management and Penology, BJMP, ang 70 pieces na budget ng pagkain ng kada PDL sa isang araw. Pahayag ito ni BJMP Tacloban City Jail Warden, Chief Inspector Gasser Gadong, sa isang panayam. Ayon kay Chief Inspector Gadong, na may almusal na dito, pananghalian at panghapunan ng mga preso. Hindi pa nalagdagan ang budget ng mga PDL, kaya ginagawa ng BJMP, binabudget na lang para magkasyang pagkain. Sagot ito ni Chief Inspector Gadong sa reklamo ng ilang pamilya ng mga PDL sa Tacloban City Jail na unfair ang budget na tigdalawang cup lang ng rice kada araw at may isang ulam, ayon sa mga nagre-reklamo. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si RS32, Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Alas 4.25 ng umaga. Naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na dinaya ni suspended Mayor Alice Guo ang kanyang edad. Bukod pa ito sa pangalan at nationality ni Guo. Ito ay kung ikukonsidera ang mga dokumento mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration tungkol sa isang Guo Huaping, kung saan lumalabas na August 31, 1990 ang birth date ng alkalde at hindi July 12, 1986. Maliwanag pa ni Gatchalian, noong inilabas ang late registration of birth ni Guo noong 2005, lalabas na 19 years na ang mayora. Pero kung tunay na siya si Guo Huaping, ay 17 years old pa lang siya noon. Duda ang senador na posibleng ginawa ito upang lumabas na nasa legal na edad o legal age na siya para makabili o magmay-ari ng lupa at share ng kanilang kumpanya. So ang theory ko, again, personal analysis ko, pinatanda niya para si Alice ko
pwedeng mag-incorporate ng mga corporation, pwede rin siya bumili ng lupa. Ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay pa rin balita, nakikipag-ugnayan na ang Senado sa Chinese Embassy. Kaugnay ng tunay na pagkataon ni Bamban Tarlac Mayor, suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Bo. Pero nilinaw ni Win Gatchalian na kailangan sumunod sa protocols ng komiteng nag-iimbestiga sa kontrobersiya. Kabilang anya rito ang pagdaan sa Department of Foreign Affairs. Kumbinsido si Gatchalian na iisa lang ang alkalde at ang Chinese passport holder na si Guo Huaping na pumasok sa bansa noong Enero 12, 2003. Posible naman maging flight risk si suspended Mayor Alice Guo. Ito ang inihayag ni Senator Win Gatchalian kasunod ng nadiskubreng Chinese passport ng isang Guo Huaping. Ayon kay Gatchalian, sakaling siya nga ang may-ari ng passport at valid pa ito kasabay ng pagkakaroon ng isang Philippine passport, posibleng tumakas si Guo sa China kapag lumala ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Sabi ng senador, maaari siyang pumunta muna sa China para pahupain ang nangyayari at wala tayong magagawa dahil sakali man ay Chinese citizen si Guo. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Guo ang mga paratang ng senador pero batid na iginiit ni Gatchalian na batay sa record ng BI ay marii o maaaring ginamit ni Guo ang parehong mga pasaporte mula 2008 hanggang 2011. Dalawang minuto bago mag-alas 4:30 ng umaga. Ipinag-utos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze sa lahat ng assets o ari-arian ng sinalakay na Pogo Hub ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Chairman ng PAOC, ang freeze order sa lahat ng assets sa loob ng 46 na gusali sa loob ng compound kabilang ang mga nakaparadang sasakyan. Pinatutukoy din ng PAOC sa AMLAC ang iba pang assets na maaring isama sa freeze order. Ginawa ng ahensya ang hakbang matapos ang pag-iinspeksyon at pagpapatupad ng search warrant sa lugar. Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang pagsasampa ng forfeiture case laban sa mga operator at may-ari ng Pogo Hub para matukoy kung ano ang maaaring mangyari sa naturang pasilidad. Sa balitang Pogo pa rin po tayo, aminado ang Department of Labor and Employment o DOLE na hirap sila sa paghuli ng mga illegal Pogo sa bansa. Sa panayam ng DZRH kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, binigyan din ng kalihim na nai-inspeksyon naman nila ang lahat ng legal o rehistradong Pogo Hubs. Kaya lang, ang problema anya ay kung paano nila mai-inspeksyon ang mga illegal Pogo na hindi naman nila tukoy dahil hindi rehistrado sa kanilang tanggapan. Lahat po ng mga registered at legitimate po na nag-ooperate, na-inspeksyon na po ng DOLE. Mm-hmm. Ang hindi po natin na-inspeksyon yung wala po sa radar, yung pong nag-ooperate illegally. Kasi wala po registration yan eh. Yun po yung malaking hamon sa DOLE. Mm-hmm. Paano po namin ma-inspeksyon ang isang bagay na o isang operasyon na hindi naman po nakaabot sa ating kaalaman? Bunsod nito, inanyayahan ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na pagtibayin ang pakikipag-ugnayan nila sa DOLE. Sa kaugnay na bang balita, 22,000 Pilipinong manggagawa sa mga legal na Pogo sa Metro Manila ang nanganganib mawala ng trabaho sakaling magpatupad ng total ban. Ito ang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma matapos ang isinagawang profiling ng ahensya sa Pogo workers. Ayon sa kalihim, ginawa nila ang hakbang upang malaman kung anong intervention ang dapat ibigay ng DOLE sa mga maaapektuhang manggagawa. Prioridad anya ng profiling ang mga Pinoy workers sa 50 lehitimong Pogo Hub sa Kalakhang, Maynila.
Suportado naman ng grupo ng mga retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang agaran at kumpletong pagsasara sa mga POGO operators sa buong bansa. Ayon sa Association of Generals and Flag Officers President and Board Chairman, retired Vice Admiral Emilio C. Marayag Jr., seryosong banta sa seguridad, values ng mga Pilipino at nagpapahina sa pagsisikap ng gobyerno na sugpuin ang korupsyon ng POGO. Marami rin anya sa mga ito ay ginagamit na pang front ng mga organized crime groups para sa human trafficking, prostitusyon, kidnapping, cyber scam, kalakaran ng ilegal na droga at iba pa. Nakaapekto rin anya ito sa kita, pag-unlad at pamumuhunan ng mga lehitimong gaming sites tulad ng casino. Una nang sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na nasa 300 ilegal na POGO hub ang kanilang o ang natitira sa bansa. Sama na po dyan yung 33 legal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 32 minuto makalipas ang alas 4, pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa pananambang sa isang punong barangay at tatlong iba pa sa Banguet, Abra, bay wala pa ring linaw. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzalez. Lakay Romy? Wala pa ring linaw at blanco ang kapulisan sa pagkataon ng mga suspek at motibo sa pananambang sa grupo na isang barangay captain sa Sitio Silag, barangay Kalot sa Banguet, Abra nitong Hunyo 14 ng taong kasalukuyan. Sakay sa isang Toyota Hiace van, ang mga biktimang sina Demi Peralta, purong barangay Robert Bio at mga kapatid nitong si Benson at Trey Mark Bio nang sila'y paulanan ng bala nang di pa nakikilalang salarin. Nasawi si Demi Peralta matapos sa mapuruan ng tama ng bala, nagtamuan ng tama ng bala sa braso at iba pang bahagi ng katawan si Barangay Captain Bio at napis naman sa ulo ang tinamo ng kanyang kapatid at hindi nasugatan ang isa pang kapatid. Kasalukuyan pa rin nagpapagamot si Barangay Captain Renato Bio sa isang pagamutan. Ayon kay Police Major Lorenzo Paul Claveria, hepe ng Banguet Municipal Police Station, malamang na Armalite Rifle, Gauge 12 Shotgun at Caliber 45 ang ginamit ng mga suspect batay sa mga na-recover na basyon ng bala sa pinanggirian ng krimen. Pinututukan ng binuong Special Investigation Task Group ng Abra PNP ang investigasyon sa naturang insidente na bumasag sa katahimikan sa lalawigan ng Abra, partikular sa kabisera ng Banguet. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ating pong oras, 35 minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Good morning, good morning. Tayo ba'y gising-gising na, nakapag-unat-unat na? May pasok pa ho ngayon, last leg for this week. Siyempre, huwag niyo hong kakalimutan, meron na lang tayong 6 na araw bago dun sa inaantabayanan natin Aliwan Fiesta 2024. Yaho sa lahat ay naanayahan ho namin kayo na makiisa dito ho sa malawak na pistahan dito ho sa Metro Manila. Magmula ho sa iba't ibang rehiyon, magmula sa iba't ibang probinsya, yan ho ay sama-sama dadalhin ho natin dito ho sa Metro Manila para po sa Aliwan Fiesta 2024. Yan po ay sa darating ng linggo.
June 27 hanggang June 29. Maya-maya po ilalatag natin yung ilan pang mga events na aabangan ho natin. Siyempre, meron ulit yung Pasakali Concert. Mayroon ho iba't ibang grupo na magperform dito ho sa may... Tama, di ba? Dito sa may Aliwan Grounds. Dito ho, mismo sa istasyon ng DZRH. Kaya antabayanan nyo ho yan. At maya-maya ibibigay natin yung ilan pang mga detalye tungkol ho sa Aliwan Fiesta 2024. Good morning, and nakatutok. May happy birthday kay Governor Chavit Singson. Bumabati ang kanyang mga kababayan na si Calando Abao. Gayun din kay Cavernilio Chanosa na ating suki na rin ito na nakatutok sa MUP mula dyan sa Silay City sa Negros Occidental. Analin lang sa ating sa mga OFWs din natin na laging nakatutok. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, anumang hong oras nakakarating ho ang ating broadcast sa inyo pong lugar. Analin lang mula sa Germany at nakatutok naman si Nonito Lutang dyan sa Davao del Sur, magsaysay. Maria Soto, good morning. Siyempre sa mga taga-Naik Public Market, ay magandang umaga ho, lagi ho nakatutok sa atin dyan. Alam nyo naman ho ang ating mga kasama na tindero-tindero sa palengke. Maaga pa lamang, alas 3, alas 2, naghahanda na. Kanina nga habang tinitingnan ko yung mga ibinabagsak na mga ano, mga fresh na isda, na nakakataka mi, ang sarap magkilaw kapag fresh yung isda, no? Iba eh, iba yun, di malansa. Yun yung inahabol natin kapag fresh. Nasaan na ba si... Meron ba? May palengke report ba si RH27 Noche Cacas? Malaman natin yung presyo, ano? Na magkano ba yung mga presyo ng karne, isda? Ria Soto, good morning! Revelito Magallones ng Victoria sa Tarlac. Victoria sa Tarlac, ayun. At syempre sa ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay na naghahanda na, gumigising ng madaling araw para maghanda ng agahan ng kanilang mga anak at pamilya na papasok ho sa trabaho. Mainit ho na usapin pa rin ho itong pogo at hindi matapos-tapos na pogo. Dapat na nga bang kayo ho ba, kung kayo ho ang tatanungin gayong ngayong linggo, ito ho ang isa sa mga naging mainit na paksa. Kung dapat na bang ihinto ang pogo, sabi naman ng Labor Department, bukas sila sa panukala. Pero ang paunang babala ho dyan, 22,000 Pinoy workers ang maaapektuhan po mula doon sa mga nagtatrabaho ng legal. Biruin nyo ho, ang sinasabi, balikan lang ho natin yung binabanggit ho na numbers ng PAGCOR. Mula ho doon sa sinasabing higit 300 o halos 300 na license sa POGO sa bansa, bumaba ho ito ngayon ng 33. Actually, kung di ako nagkakamali, sa aking base sa mga interview, 36 yun eh. Mas mataas, kaya lang meron hong nasuspinde pa, kaya bumaba ng 33. At doon sa 33 na mga legal na POGO, sa Metro Manila ay may 22,000 Pinoy workers ang maaaring maapektuhan, nanganganib na mawalan ng trabaho. Eh diba yun naman ho yung matagal ng dahilan kung bakit hindi tuluyang matanggal yung pogo sa bansa. Dahil pangunahing dahilan, sayang yung tax eh, na malaki daw ang binabayad niyan sa bansa eh. Ayun pa yun, nung nakaraang administrasyon yun, nung pinapasok ng pinapasok ang mga pogo dito sa Pilipinas. After few years, matapos ho ang administrasyon na yon, dito na, nagsulputan na yung mga sunod-sunod na nire-raid na illegal na pogo hub. Yan hong mga illegal na pogo hub na nire-raid ngayon, nataka tayo, bakit ngayon lang natuklasan? Dati hong legal yung mga yan. Dating may lisensya. Sinasabi nila, malaki ang binabayad na tax. Meron hong artikulo dito, ang Rappler at ang Philippine Collegian, ang student publication ng UP. May sinasabi na dapat ang annual tax
Noong taong 2022 ay dapat 35 billion ang dapat na nakolekta, ang dapat napapakinabangan natin mga Pilipino dito sa mga legal na pogo na ito. 35 billion piso ang dapat na napapakinabangan na natin. Pero ang nakokolekta lamang ay 7.2 billion piso. Napakalaking laking downgrade nun, ano? May asahan kang 35, ang makokolekta mo lang 7.2 billion. At ang nawawala ho sa Pilipinas dahil ho sa nagsusulputang krimen sa Pogo, ang estimate ho ay nasa halos 27 billion piso. So mas malaki pa ho yung damage na nagagawa ng Pogo sa ating bansa, mga illegal na Pogo sa ating bansa, kumpara doon sa nakikita nating gain, kumpara doon sa maaari pa nating mapakinabangan. Kung kayo ho ang tatanungin, pabor ba kayo na tuluyan ng iligwak? Tuluyan na tayong mag-bye-bye doon ho sa mga Pogo. Pero kaakibat niyan, syempre, anong gagawin natin doon sa mga libo-libong manggagawa na mga kababayan din natin na mawawala naman ng trabaho? Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Atin hong oras, alas 4.42 ng umaga. 13 minuto na lang, alas 5 na. Balik-balita po tayo, lumubog na sa Red Sea ang bulk carrier na MV Tutor. Ilang araw matapos ang nangyaring drone at missile attack ng mga rebelding Houthis sa Red Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, huling nakita ang barko noong June 17 sa baybayin ng Epitri sa Silangang Aprika. Anya, dahil dito mas naging mahirap ngayon ang paghahanap sa mga nawawalang Pilipinong marino. Sa ngayon ay naghihintay pa ang DMW ng technical report kung paano lumubog ang naturang barko. Gayon din kung kailan mailalarga ang search at salvaging operation na dapat sana ay isinagawa noong June 18. Pagtitiyak naman ng DMW, patuloy ang kanilang suporta at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga o ng nawawalang Pilipino seafarer. Balita naman mula sa Mindanao, smuggled cigarettes na kumpiska ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na lugar sa Holosulu at Bongao, Tawi-Tawi. Kung detalye, RH19, June Dimakutak, June. Nakumpiska ng Holo Municipal Police Station ang nasa 30 boxes na may lamang 1,500 reams ng smuggled cigarettes na may estimated market value na 375,000 pesos na inabandona sa barangay Tulay, Holosulu. Nabatid na nagsasagawa ng mobile patrol operation ng kapulisan nang mamataan manon nila sa bahagi ng barangay Tulay ang cases ng sigarilyo na nakafile malapit sa isang maliit na wharf. Ayon sa ilang meron sa lugar, mabilis manong tumaka sa mga taong nagbaba ng naturang kargamento mula sa isang kumpit ng maispatan umano ang nagpapatrolyang PNP. Samantala, sa barangay Poblasyon Tawi-Tawi naman, na-intercept ng PNP ang kararating ng mga smuggled cigarettes sa public market ng barangay Poblasyon ng Bongao. Nagarang kinumpiska ng kapulisan at tinala sa kanilang himpilan itong assorted smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 148,428 pesos at nakatakas takda o manong nilang i-turn over sa Bureau of Customs. Nagbigay naman ng babala ang Bongao PNP sa mga store owners ng Bongao Public Market na iwasan nilang magbenta ng mga smuggled cigarettes dahil sa may katapat itong kaparusahan sa batas ng Republika ng Pilipinas. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, balik dito sa Luzon. Dahil sa selos, binaril ng lalaki ang kanyang girlfriend bago magbaril din sa sarili dyan po sa Lemery sa Batangas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Siriban, officer in charge ng Lemery Police Station, nangyari ang krimen sa loob ng tindahan ng biktimang si Menene Luwag, 50 anyos, sa barangay Manggihan. Sinabi ni Colonel Siriban na gumamit ang sospek na si alias Edgar, 51 anyos, isang truck driver, ng kalibre na 9mm pistol at matapos barili ng nobya ay nagbaril din ito sa sarili.
Nadala pa sina Edgar at Luwag sa ospital ngunit idinektarang dead on arrival. Sinabi ng opisyal, natukoy na matinding selos ang tinitingnan nilang motibo sa krimen. Makaraang lumabas sa investigasyon na gusto na ng biktima na makipaghiwalay sa boyfriend nito na naging karelasyon sa loob ng halos, saklap naman, 10 taon. Samantala, oras natin 9 minutes. 9 minuto makalipas ang siyam na minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Muli naman pinagtibay ng legislative body ng Pilipinas at Japan ang kanilang pangako na lalo pang palakasin ang kanilang relasyon at kooperasyon pang-parlamentaryo sa pamamagitan ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League o JPPFL. Bilang simbolo ng kanilang pangako, iniabot ng mga miyembro ng Kamara de Representantes sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kopya ng House Resolution Number 1146 na nagsusulong na mapalakas ang mutual cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng JPPL at nagdalaga ng mga opisyal at miyembro ng Friendship League. Si Speaker Romualdez kasama ang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas ay nakipagkita sa mga opisyal at miyembro ng JPPFL. Ngayon din ang lahat ng miyembro ng Japanese House of Representatives na kinabibilangan ni JPPFL Chairman Honorable Moriyama Hiroshi, Vice Chair Okuno Shinsuke, Director General Yu Hirofumi at iba pang mga opisyal. Ang JPPFL o JPPFL Philippines ay binubuo naman ni na Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe, Senior Deputy Speaker Aurelio Kongdong Gonzales Jr., Deputy Speaker David J.J. Suarez at iba pang mga opisyal. Noong Hulyo ng nakaraang taon, pinagtibay ng Kamara de Representantes ang Resolution 94 na formal na nagtatayo ng JPPFL sa Pilipinas at tinukoy ang mababa o mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan. Ayon sa resolusyon noong Hulyo 23, 1956, ang San Francisco Peace Treaty at ang Japan-Philippines Reparations Agreement ay naging epektibo na nagbibigay daan upang maging normal ang relasyon ng dalawang bansa. Alas 4:53, 7 minuto bago mag-alas 5. Namahagi naman ng tulong si Senator Bongo kasama ang kanyang malasakit team sa mga naghihirap sa mga residente ng Rojas Oriental, Mindoro. Kabuuan halos 900 na poor at indigent residents ang nabigyan ng tulong ng malasakit team ni Bongo sa Rojas Gymnasium kung saan nakatanggap sila ng mga bitamina, snacks, t-shirts, basketball at volleyball. Dagdag pa rito, nakatanggap din ng tulong pinansyal ang ilang mga residente sa pangunguna pa rin ni Senator Go at ni Mayor Leo Cusi. Bilang chair ng Senate Committee on Health and Demography, inihikayat din sila ni Senator Go na dumulong sa Malasakit Center sa Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Calapan City upang makatanggap ng kinakailangang serbisyong medikal. Aabot naman sa 1.7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa isang drug operation sa Central Luzon. Alamin natin ang detalye. RH37, Danny Kumilang. Danny. Nasa Megita, 1.7 milyong halaga ng droga ang nakumpiska ng PNP sa drug operation sa loob lamang ito ng isang araw sa Central Luzon. Sa ulat mula sa tanggapan ni Central Luzon Regional Director Brigadier Jose Dalgo Jr. sa City Pampanga Regional Police Office, sa ikinasang 14 na drug operation ng PNP, nakumpiska ang 258.36 gramo ng shabu, habang sa marijuana ay nasa 55.77 gramo na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 1,763,547 pesos, kung saan nasa 26 na drug suspect ang matagumpay na naaresto na pawang gumagamit at nagbebenta mang ito ng droga na ngayon ay pawang nasa likod na ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo!
Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka ho nagigising gising ho tayo ng medyo may kalakasang ulan ho dyan ho sa mga lugar ng Rizal, Laguna, Batangas, Bataan at Zambales. Yan po'y dahil sa inilabas na thunderstorm advisory ng DOST Pag-asa kanina hong alas 3 ng madaling araw. Pero ho, ito ho ay posibleng maramdaman hanggang sa susunod na 3 oras. Kaya ho, dyan ho sa mga lugar na nabanggit ay posibleng makaranas ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at paggitlat na may malalakas na hangin. At ito po ay nararanasan na rin dyan ho sa Quezon, sa Lopez, Quezon, na maaari naman tumagal ng 2 oras. Maganda umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, muling napigilan ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa ng isang American sex offender. Ito'y matapos mapigilan ng mga tauhan ng BI sa Ninoy Aquino International Airport ang ikalawang pagtatangka ng 59 anyos na si Kent Thomas na makapasok sa bansa. Sa inilabas na pahayag ni Immigration Commissioner Norman Tansingco, lumapag sa NAIA ang banyaga mula sa Hanoi, Vietnam noong June 12, araw ng kalayaan pa. Ipinresenta nito sa ahensya ang kanyang US passport na nakapangalan sa isang Blade Tyler na nagkataon po na nasa derogatory list din ng BI. Ibig sabihin, meron na nga siyang record bilang American sex offender, palyado pa yung ginamit na pekeng pangalan. Ayon kay Tansingco, nahuli at na-deport na ng BI noong 2015 dahil sa pagiging registered sex offender, at noong 2021, sinubukan itong makapasok sa bansa sa pamamagitan ng Mactan Airport, ngunit nahadlang muli. Lumalabas din na naaresto na ang naturang Amerikano sa Bacolod City noong February 2015 dahil sa pagiging bukante matapos lumabag sa terms of his probation. Nakulong na rin ito ng 4 taon at pinalaya sa probation, ngunit nilabag nito ang mga kondisyon ng kanyang parol sa pamamagitan ng pagtakas sa Amerika. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! At kagaya nga ho ng nabanggit natin kanina, Aliwan Fiesta, malapit na. Handa ka na ba sa pagbubukas ng tinaguriang Festival of Champions, ang Aliwan Fiesta ngayong taon? May huwag mo nang palampasin ang opening ng Aliwan Fiesta 2024 sa darating po yan na June 27 sa harap ng Aliw Theater. Abangan ng iba't ibang festival musicians na maghaharap-harap sa tugtog ng Aliwan Competition na gaganapin sa harap ng Aliw Theater simula po alas 5 ng hapon. Samantala, makijam at makisayaw sa Ox Beat, Yes My Love, Tracy Avila, and din kay Arthur Miguel, at ng grupong Dilaw sa now trending The Pasakali Concert, ganap na alas 7 ng gabi. At ang binabanggit po natin na Pasakali Concert ay unang araw pa lang ng Aliwan Fiesta. Yan po ay day 1 sa June 27 sa harap ng Aliw Theater. Kaya huwag nang palampasin ang Aliwan Fiesta 2024. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, gising na, bango na, alas 5 na! DZR Rich, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZR Rich Radio,
DZRH TV at DZRH Online kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang ating headlines. Summer solstice o pinakamahabang araw ng taon, mararanasan niya yung Biyernes. Publiko pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos sa epekto ng La Nina. Dating Governor Negros Oriental Governor Pride Teves, inaresto sa terorismo. Pagbibitiw ni Vice President Sara bilang DepEd Secretary, sinisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Win Gatchalian may hinalang dinaya ni suspended Mayor Alice Guo ang kanyang edad. Paghahanap naman sa nawawalang Pinoy, pahirapan, makaraang lumubog na ang MV Tutor sa karagatan ng Red Sea. At nobya patay sa pamamaril ng nobyo nito habang yung suspect nagbaril din sa sarili sa Batangas. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, 21 sa buwan ng Hunyo 2024. Live nationwide via satellite sa DZRH, 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 relay stations ng DZRH mula sa DZRH Lawag hanggang down to DZRH Zamboanga. Kaya din po sa mga gustong manood online, nandyan ho ang ating DZRH News at DZRH News Television Channel. Maaari din po kayo mag-text sa ating text line 0919-282-6485. Muli ang ating home text line 0919-282-6485. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Umaga, Pilipinas! Kasama na po natin si Ginoong Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon at bukas, asahan po ang malaking bahagi ng bansa ay makakaranas ng maulan panahon dahil sa habagat o southwest monsoon. Ang malagro po ng makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm ay sa Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Buong Visayas at Mindanao. Sa lalabing bahagi po ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Ngayon at bukas, wala po tayo nakikita ang inaasahang mabubuong LPA o bagyo sa Dagat Pasipiko na maaaring makapekto sa bansa. Wala pong gale warning ngayong araw kaya safe naman pong pumalaot ng ating mga kababayan. Paalala, mag-ingat pa rin dahil sa mga pag-ulan, dahil sa habagat. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Maraming salamat, Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik-balita po tayo, arestado ang isang disbased police major matapos mahulihan ng shabu sa isang by-bust operation sa Las Piñas City. Nakwelyuhan ng suspect na si ex-Major Reynante Ibon malapit sa bahay nito sa barangay CAA sa Las Piñas. Nakumpiska sa kanya ang 7 pakete ng shabu na may 15 grams at naglalaman ng mahigit 100,000 piso. Kinumpiska na rin ang baril ng dating police
upang makumpirma kung nakarehistro pa ito sa kanya. Maharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Inabo naman ang sanay perang panggamot sa leukemia matapos sumiklab ang isang sunog sa barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay na pagmamay-ari ni Lazaro Francisco dakong alas 4 ng hapon. Tinangkap pa sana ni Francisco na masagip ang pera na sana ay panggamot sa anak na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Pero hindi na niya nagawa ng makitang guguho na ang kanilang bubong dahil sa tindi ng apoy. Sa kabila nito, hindi naman kumalat ang apoy sa ibang mga bahay bagamat magkakadikit ito dahil may malakas na ulan nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Patay naman ang isang driver ng van habang 5 ang sugatan nang makasalpukan nito ang isang truck sa Atimonan, Quezon Province. Batay sa ulat ng Quezon Police, nangyari ang insidente nang mag-overtake ang van na minamaneho ni Jaime Alecano habang nasa kahabaan ng Maharlika Highway. Nang pabalik na ito sa kanyang lane, nadulas umano ang gulong nito at nawala ng kontrol ang driver at sumalpok sa kasalubong na truck. Dedo na rival ang driver habang patuloy na nagpapagaling ang 5 nitong pasahero sa Doña Marta Memorial District Hospital. Samantala, andyan pa ba si RH27 Noche Cacas? Ating alamin dun ho sa kanyang report. Pero bago ho yan, na-re-establish na ba yung line ni Noche Cacas? Ang atin pong DZRH Mas Malakas stickering promo ay nandyan po. Ano ba dun yung nabanggit natin kanina? No? Nasa balita ho natin dyan ho, sa barangay CAA Las Piñas City sa tapat ng 7-Eleven at Saging Street. Yaho sa mga nakasubaybay ho sa atin, ang mga taxi driver, mga motorista, privado man o PUVs. Sugurin nyo na ho si RH6, ang ating Malakas agent Sherwin Alfaro, dyan ho sa barangay CAA Las Piñas City sa tapat ng isang convenience store at Saging Street, at magpadikit na ng DZRH sticker. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad ang kumakalat ngayon sa social media na pagpapakain ng pusa sa isang ahas sa isang zoo sa Masbate City. Umanin ang batikos ang video pero itinanggi naman ng zoo owner na si Fructuesa Perez ang alegasyon at sinabing inilagay lamang ang naturang pusa ng isang visitor para gumawa ng social media content. Ayon sa Provincial Veterinarian Office ng Masbate, hindi dapat ipinapakain sa ahas ang pusa dahil itinuturing itong companion animal o pet animal. Samantala, sa pag-iinspeksyon naman ng mga otoridad, nadiskubring wala palang kaukulang permit para mag-operate ang naturang zoo. Bunsod nito, ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ang temporary closure ng zoo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Yan, sigurado akong hindi content yan. Kung yung sinasabi nilang content lang, yung pagpapakain doon sa pusa, eh, grabe naman ho yun. Pero ho yung wala hong kaukulang permit yung nag-ooperate ng zoo, mas grabe rin ho yun. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, namatay naman ho na suspect sa nakawan sa Las Piñas City. Tukoy na ng mga otoridad. Ating alamin ang detalye mula kay RH27. Noche Cacas, Noche. Joel, tukoy na ang pangalan ng suspect na namaril at napatay ng mga pulis tapos mauwi sa inkwentro ang Hata Force of Operation sa Gatchalian Subdivision, Barangay Manuyo 2 sa lungsod ng Las Piñas. Kinilala ni Southern Police District Director Brigadier General Leon Victor Rosete ang suspect na si Erwin Verdadero, isang helper plumber batay sa na-recover na identification card. Ayon kay Brigadier General Rosete, positibong kinilala ng retiradong Navy ang suspect na nang agaw umano ng baril
nang ito'y umakyat sa kanilang bahay sa Olivares sa Guevara Subdivision. Ayon pa kay Rosette, sugatan ang dalawa niyang pulis na sina Master Sergeant Panton at Master Sergeant Lopez na ngayon ay operahan sa ospital dahil sa naiwang tingga ng bala sa binti. Samantala, tumanggap naman ng medalya ng kagalingan at sugatan ng magiting sina Panton at Lopez habang medalya ng kagalingan ang kanilang SWAT na team leader na si Police Lieutenant Jesus De Leon. Pinangunahan ni SILG Benhur Abalos at PNP Chief General Brumel Francisco Marbil ang pagsabit ng medalya sa kanilang pagbisita sa ospital sa hapon o kagabi. Present rin na sina NCRPO Director Major General Jose Melencio Natatis Jr., Southern Police District Director Brigadier General Leon Victor Rosette at Las Piñas City Chief of Police Sandro J. Tafalia. Mula sa kanan sa Pilipinas, sa DZRA, sinatikakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas. Maganda umaga, Pilipinas! Atin pong oras, alas 5.11. Bagong impormasyon kasama si Kuya Kuyang Angelo Palmones. Maganda umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, alas 5.17. Gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Antabayaran nyo ho, ating Malakas stickering promo. May winner na! May winner na ang ating Malakas stickering promo! Makinig na iki dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte! Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Sino ang maswerte? Ang nanguna na makatatanggap ng limpak-limpak na salapi at nagpadikit ng DZRH sticker sa Barangay CAA Las Piñas City, RH6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, magandang umaga, Kuyang Angelo tuloy. Kuyang Yuel. Dito sa, alam mo, Yuel, parang swerteng-swerte dahil napakabilis na nakarating dito sa ating location sa may tapat nitong Saging Street at ng 7-Eleven dito sa may Barangay CAA. Actually, ito yung nasa harapan din ng Police Substation 3 ng Las Piñas Police Station. Yan, so dun sa unang-unang dumating na ating taxi driver na nagpadikit ng kanyang taxi ng diesel A sticker. Pangalan mo, Tatay? Nilyong ko, sir. Tatay, Nilyong ko. Yan, lagi ka ba naka-tune in sa diesel A? Opo, sir. Araw-araw, diesel A ako ang radio ko naka-tune in lang po. Hindi ka ba nakapadikit ng sticker? Ayun lang po, sir. Ngayon po lang kayo po nahuli. Oh, talaga no? Kami nahuli. Nahuli pero hindi kulong. Hindi po, sir. Pangabigay ng panghanap buhay. Nagdagdag kabuhayan dahil datay, sino nga paborito mong announcer tuwing umaga? Will Reyes. Oh, ito ba? Imagine, Will, rumirehistro ka na. Yan. Siyempre, si Kuyang Angelo Palmones, nakikinig din sa atin ngayon, tatay. Si Kuyang Angelo. Si Sir Angelo Reyes. Oh, Angelo Reyes. Angelo Reyes. Angelo, ano? Palmones, yun, no? At dahil paborito mo si Angelo Palmones at si Yuel Reyes, eto, meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po sa DZRH. Good morning. Ako, diba, buenas na buenas. Hindi pa pumuputok yung araw. Pumutok sa yung swerte. Salamat po, sir. Oh, dahil ito yung nakapula. Alam mo, gwapong-gwapo ka sa pula, pero gwagwapo ka pa lalo kapag sulat mo itong DZRH t-shirt. Okay po, maraming salamat. At syempre, meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. Maraming salamat po sa DZRH. Magandang umaga po. Yan, ako. At hindi lang yan. May humahabol pa.
Nakikinig din pa kayo? Nakikinig din kayo? Oo, lado naman po. Tignan mo, ibinalaan doon lang ang sakit na nakalsada yung sasakyan niya. Pangalan niya tatay? Anselmo Aluado po. Si Tatay Anselmo, ang minamanay niya ay iCab naman. Opo, taga Quezon City po yan. Ah, okay. Hindi ko kunin daw si Eric. Dahil lang, si Tatay, saan niyo napakinggan ang announcement kanina ni Yuel Reyes? Si Sheriff po. Ano, nasaan kayo kanina nung napakinggan nyo na nandito kami sa barangay CIA? Papalabas po ako, papalabas pala sa... Ah, sakto. Papalabas pala ng sukat niya, saktong-sakto eh. Kaya naman nakahapo. At dahil dyan, meron kang grocery bag ng DCRA. Maraming salamat sa DCRA. At syempre, mag-t-shirt ka ng DCRA para lalo ka pumabi. Salamat po. Ayan lang. So, napakaswerte. Buenas na buenas. Habang nakatunin sa DCRA, eto, ayan, lalo pang binuksan yung taxi. Kaya naman, lakas sa Castro Meriteque na tayo dito sa may barangay CAA sa Las Piñas City. At maya-maya, magbabalik pa tayo para sa susunod natin mas malakas stickering promo dito sa may Las Piñas. Kaya ang tabay lamang mga kababayan natin dito sa Las Piñas City para sa karagdagang buenas para sa ating mga kababayan dito sa Las Piñas. Arise number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yon, thank you po. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang dikit stickering promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga, balik-balita po tayo. Nag-usap sa telepono sina DFA Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Anthony Blinken tungkol sa lumalalang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Tinalakay ng dalawa ang mapanganib at irresponsableng aksyon ng Beijing na ikinaputol ng daliri ng isang sundalong Pilipino. Sinabi ni Blinken na pinarurupok ng ginawa ng China ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Muli namang idiniin ng Estados Unidos ang ironclad commitments sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa kaugnay pa rin balita sa West Philippine Sea, hindi kailangang humingi ng tulong ng Pilipinas sa ibang bansa sa pagresolba ng mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor Clarita Carlos, dating National Security Advisor, marami ang maaaring balangkasin na polisiya para maisaayos ang relasyon ng China. Iminungkahi din ni Carlos ang dati ng panawagan na pauwiin na sa bansa ang Philippine Ambassador to China na si Jaime Flor Cruz. Matagal na rin daw niyang panawagan nito kay PBBM upang mailahad ang direkta sa China ang saloobin ng Pilipinas sa ginagawa nila sa West Philippine Sea. Ay, siguro tulad nyo, nanglalatang din ang aking damdamin. At matagal na, siguro 1.5 years ago na NSA pa ako, ay minungkahi ko na kay President Bongbong noon bilang NSA na talagang ibaba ang diplomatic relations natin sa China para maipakita sa kanya yung ating damdamin, no? Ibig sabihin, i-recall natin si Jaime Flor Cruz sa Beijing. Wow. Itong ambassador na to ay i-lower sa CDA in charge, no? Pero siyempre, advisor lang ako. So siguro, si President Marcos talaga ang mag-decision niya. Ang tinig ni Professor Clarita Carlos, isang political analyst at dating National Security Advisor. Samantala, hihirit naman ang Senado ng full briefing sa Department of Foreign Affairs kaugnay ng malapiratang pambubuli ng China sa mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, nakababahala ang lumalalang tensyon sa inaagaw na karagatan ng Beijing. Kasabay nito ang panawagan ni Escudero na magdayalogo ang mga opisyal ng Pilipinas at China upang hindi na mas tumindi ang tensyon. Inimok ng Senate President ng DFA na gumawa ng aksyon bukod sa pagkakasa ng diplomatic protest tuwing may insidente sa West Philippine Sea. Umapela rin siya sa AFP na pag-aralan ang mga alternatibong paraan
para sa paghahatid ng supply sa tropa sa BRP Sierra Madre. Alas 5:25, pinayuhan ni Senadora Amy Marcos ang mga Pilipino na huwag sumabit sa gusot ng Estados Unidos at China. Sa gitna pa rin ito ng nagpapatuloy na pagsiguro ng Amerika na maaaring igiit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa oras ng armed attack sa West Philippine Sea. Muling idiniin ni Senator Marcos na dapat protektahan ang mga Pinoy sa panganib at gera, kaya dapat manaig ang kalmadong pananalita at pag-iisip at kalkuladong mga desisyon. Buo pa rin ang paniniwala ng mambabatas na kaya pang mahilot sa dialogo ang anumang hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas sa China sa tensyonadong karagatan. Ipinayo pa ni Senator Marcos na huwag magpadalos-dalos sa paglabas ng pahayag kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Dapat anyang hintayin muna magsalita ang mismong mga sundalong kasama sa nabalam na resupply mission para malaman ang totoong nangyari. Sinabi pa rin ni Senator Marcos na kailangan pa rin magsagawa ng sariling investigasyon at mga panayam para makakuha ng mga ebidensya at beripikadong reports, ngayong iba-iba ang bersyon ng kwento. Full briefing naman mula sa DFA, hinihiling ng Senado hinggil sa pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Alamin natin ang balita mula sa Senado ni RH28 Raymond Dadpas. Raymond? Nakababahala na ang mga nangyayari sa West Philippine Sea dahil sa tumitinding pag-atake ng China sa mga puwersa ng gobyerno. Ito ang deklarasyon ni Senate President Francis G.C. Escudero kasunod ng kailingan sa Department of Foreign Affairs na bigyan nila ng full briefing ang mga senador sa pinakauling tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Escudero, hindi pa rin mawawalang walang katapos ang pagkain ng diplomatic protest ng Pilipinas, ngunit kailangan din ng makabuluhang pakipagdialogo sa mga kinatawan ng Pilipinas sa kanilang counterpart sa Beijing, China. Hinimok nito ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na humanap ng alternatibong paraan upang madalhan ng supplies ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mungkahi naman ni Senator Loren Legarda, iwasan pa rin ng Pilipinas ang anumang acts of war sa gitna ng tumitinding tensyon, bagamat kailangan nating tumindig at ipaglaban ang ating teritoryo. At sa kabila ng lahat ay huwag bumitiw sa diplomatikong pakikipag-usap sa Beijing upang mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Narito si Senador Loren Legarda. We must avoid any violent acts. We must avoid any possible of war in our land or in our waters, but we must also expect our neighbors to respect our sovereignty as a nation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sa'yong inaakala, nalimot na kita. Gayun ako ay laging tapat sa'yo sinta. Iyon oh. Buhat ng mawala ka, ako ay nagturusa. Kahit ka nagtampo, sana'y malaman mong mahal pa rin kita. Iyon oh. Good morning ho, good morning! Chill-chill lang tayo ngayong araw ng Friday, June 21, 2024. Pero sa mga balita ho natin ngayon, ang hirap mag-chill-chill, ano? Ang tagal din bago lumabas itong mga kumpirmasyon ng mga balita tungkol dyan sa nangyari sa West Philippine Sea. At nakakalungkot nga, meron tayong nasugatan din kasama dyan, tropa dyan sa West Philippine Sea sa nabalam na resupply mission. Pero kung kayo nga ho ang tatanungin, kanina tinanong natin yung sa Pogo. Eh ngayon naman kung kayo ho ang tatanungin, gagaya ho ng binumong kahi ni dating NSA National Security Advisor Professor Clarita Carlos, dapat na bang pauwiin yung representante natin dyan ho sa Beijing?
Hindi naman ho tayo nirerespeto ng China. Tingnan nyo naman ho yung mga video na inilabas ng AFP kung paano ho tayo binubuli. Sabi nga, parang pirata nito hong mga ito. Hindi matatapos ho yung issue dito eh. Tingnan nyo naman ho, binutas-butasan yun hong rubber boat na ginamit ng ating tropa sa mismong karagatan natin. Eh, tayo bilang mga Pilipino, masakit sa puso natin na nakikita yung mga ganitong pangyayari. Ano nga ba? May magagawa nga ba tayo bilang mga pangkaraniwang mamamayan? Malapit-lapit na po ang midterm election sa 2025. Kung ito hong bugso ng damdam, ito hong galit na nararamdaman ho natin ngayon, ngayon pa lang dapat kumikilatis na tayo kung sino yung iboboto natin. Sino yung ihahalal natin dyan sa posisyon? Yun ho bang mga opisyal na nandyan ho nakaupo pero ni kahit isang pagkondena hindi mo maririnig? Wala, no reaction, wala effect. O yun hong uupo pa lang sa pwesto at sinasabi namang pro-Philippines at ipaghandang ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang banyagang bansa. Sa bagay, kung ganun nga, may naalala nga tayo na magje-jetski pa raw sa West Philippine Sea. Ano? Mahirap naman humawak ng ganung pananalita. Yun lang ho yung sa atin. Boboto ho ba tayo ng... ngayon dehado na ho tayo, boboto pa ho ba tayo ng mas magpapalubog sa atin sa Kumunoy? Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning ho sa lahat ng ating mga nakatutok dyan ho sa iba't ibang bansa, sa atin ho mga suking OFW. Siyempre ganyan din kay Evan Lang na lagi nakatutok sa atin nito sa Magandang Umaga Pilipinas. Kay Raymundo Orsabia ng California, USA. Ray Guevara, good morning! Ganyan din kay Lori Vic Balaan at Rodolfo Bautista. Atin pong oras, alas 5:33 ng umaga. Bihon natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng tangerine chocolate, produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dating umaasa sa COPRA, mga MSMEs na ngayon. Nagpo-produce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Tambaw. Hinakot po para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10. Na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online, tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. Right to defend themselves, it is necessary we need to arm them with sword, axe, ammunition, firearms. Di kaya pwede na katawanan ng ating mga soldiers, ipagsasalag mo. Yun ang sabi ng ating commenter dito na si Roy. At sa totoo ho niyan, meron hong mga dalang, may dala naman na armas, pang self-defense yung ating mga tropa dun eh. Ang problema lang ho, yun nga maximum tolerance nga ho yung ating iginigiti, pinapatupad. Kaya magpapa... ano na lang tayo? Hayaan na lang natin hong ganun. Kita nyo ho dun sa video, may mga palakol pa, no? Sa report niya, kinuhanan pa tayo ho ng mga baril. Yun nga lang ho, hindi tayo pwedeng pumalag. Paalala ho sa ating mga motorista, simula ho dyan sa araw ng Sabado, bukas, June 22. Bawal po munang dumaan yun hong mga bus at truck ha, dyan ho sa ilalim ng Quezon Avenue flyover. Partikular ho sa U-turn slot. At ito po ay papayagan lamang ang mga light vehicles. Ito ho'y upang bigyan daan ayon sa MMDA ang installation ng scaffolding sa ilalim ng flyover.
At inabisuhan po ang mga apektadong motorista ng mga bus at truck na dumaan sa mga alternate routes. Kabilang po dyan ang pagkaliwa sa Quezon Avenue, Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Pakaliwa din ho sa North Avenue papuntang Mindanao Avenue at patungo sa kanilang destinasyon. Ang retrofitting work ho sa bahagi ng Quezon Avenue flyover ay inaasahang matatapos sa August 4 o matapos pa ho ang higit isang buwan. Alas 5.43, pinaiimbestigahan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpapahinto sa pagbabayad ng pensyon sa ilang mga retiradong tauhan ng Philippine National Police sa inihaing House Resolution 1756 ng mga lider sa Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip ang naging resulta ng Audit Observation Memorandum 2023-001 ng Commission on Audit o COA na inilabas noong January 18, 2023. Inirekomenda ng COA ang pagpapatigil sa pagbabayad ng pension benefits ng mga pensyonado na mas maikli sa 20 taon ang serbisyo at bawiin ang sinasabing overpayment sa unqualified pensioners. Naliwas ito sa umiiral na Resolution 8 ng Board of Officers noon pang 1992 na nagtatakda ng Retirement and Separation Benefit System ng PNP personnels. Labas muna tayo ng ating himpilan, rider na walang lisensya at nagpakilalang pulis na dumaan sa EDSA busway, natakbuhan ng mga tauhan ng sait. RH5 Val Gonzalez sa detalye, Val. Kuya Yuel, nakatakip pa ang plaka ng kanyang motorsiklo nang dumaan sa EDSA busway ang isang motor rider na nagpakilalang pulis sa video na inilabas ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Nang masukol ay nakikipag-usap pang rider pero nang hingan na ito ng mga dokumento at lisensya ay wala na itong may pakita. Sabi ng SAIC, habang nasa kalagitnaan ng diskusyon, biglang humarurot at tuluyang umeskapo ang nagpakilalang pulis. Nakuha na raw ngayon ang impormasyon ng rider at pinagkahanap na ito ng mga operatiba. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, in CRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagpapalita ng Pilipinas sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Alas 5.45 ng umaga. Patay ang isang snatcher habang sugatan naman ang dalawang rumesponding pulis sa nakawan sa Las Piñas City. Patay sa report, mag-aalauna ng hapon na mangyari ang nakawan sa kanto ng Marquez at Analiza Streets sa Gatchalian Subdivision, Barangay Manuyo 2. Rumesponde ang mga pulis ngunit nauwi sa barilan ng habulan nang magpaputok ang sospek. Namatay sa enkwentro ang snatcher habang sugatan naman ang dalawang pulis pero stable na ang kondisyon ngayon sa ospital. Sibak naman sa pwesto ang pulis na nahuli sa isang viral video na bumunot ng baril matapos na makagitgitan sa trapiko ang isang truck driver sa Rizal. Ayon kay Rizal Police Director Colonel Felipe Maragon, dinisarmahan na ang hindi pinangalan ng pulis at isinailalim sa restrictive custody sa Omorong Municipal Police. Nangyari anya ang insidente noong June 16 sa Antipolo habang pauwi na ang pulis. Makikita sa video na humarang ang motoristang rider na isa pa lang pulis sa daraanan ng 10-wheeler truck. Bumaba ito sa sasakyan at naglabas ng baril, nagbandera ng baril. Ito po yung napapanood din yung video sa RH TV. Buti na nga lang ho at hindi nagpasindak yung truck driver at nagawang i-post sa social media at mahanap itong walang hiyang pulis na to. Mahaharap sa kasong administratibo ang naturang pulis. Ang ating pong oras, alas 5.47. Babalik pa ho tayo sa ilan pang mga balita at reports. Standby lang! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat.
Blue. Charm Fat Ball. Bangong kumaga bloom. Charm Fat Ball. Damit ay may bangon ang salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm. Charm Fabric Conditioner. Bangong kabloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangbatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. And pwede pang gibs. 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos po, pwede ka na maglipat bahay agad after takeout ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ano? Ganyang kabilis yung responde ho ng Pag-ibig. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito yung proyekto ng Samira, Westchester, si Vera Bacolor at saka si Vera Mabalakat. Nasa loob po mismo ng township yung City Hall, mall, eskwelahan, simbahan at iba pa pong mga amenities. Kaya hindi problema traffic. Ako sabi nga ni Malo Cabral, baha, naku, wala yan. Mabilis yung humupa ang tubig ulan dun. Kasi maganda yung drainage system. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 3-4-2 sa anumang Asian destination. O saan tatama yung dart? Pwede ho kayong pumunta ng Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, ano ha? Tsaka Thailand, ano ha? Ayan, kung saan natama yung dart nyo? Ang gagawin lamang ho ninyo, mag-text po sa 0996-515-555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin, syempre sa mga kababayan natin dyan sa Cavite na nakatutok ho sa General Trias, sa 13 Martires at sa Naic Cavite. Gayun din, syempre sa mga taga-Talisay, Batangas, kay Mayor Zenny Mendoza, good morning! Kabilis ho na oras, 8 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, inalis na ng Department of Health ang Code Blue Alert sa Pertasis at Tigdas dahil sa bumababang mga kaso nito sa bansa. 187 sa mga kaso na lamang ang naitalang Pertasis cases mula Mayo 12 hanggang 25. 38% mas mababa kumpara sa 301 na naitala mula Abril 28 hanggang Mayo 11. 37% naman ang ibinaba na mga kaso ng measles rubella kung saan 178 ang naitala mula May 12 hanggang 25. Sinabi ng Department of Health na bunsod ito ng pinalakas na bakunahan sa iba't ibang lugar. Senyales ang Code Blue Alert na itinaas noong March 20 ang pinaigting na mga hakbang ng kagawaran para labanan ang virus. Samantala, pinadedeklara naman ng ilang mga eksperto na isang public health emergency ang hepatitis C upang agarang matugunan ng gobyerno at makamit ang target na masug po ang viral na sakit sa 2030. Ayon kay Dr. Saed Hamid, professor at chair ng Department of Medicine, karamihan sa mga bansa sa ngayon sa Asia Pacific ay hindi kayang makamit ang target na pagsugpo sa nasabing sakit, kaya kailangan ideklara ito bilang public health emergency. Ayon kay Hamid, available at hindi kamahalan ang mga kagamitan upang maalis ang hepatitis C, isang uri ng sakit sa atay na sanhi ng hepatitis C virus kung saan nagkakaroon ng impeksyon at pamamaga ang atay. Naniniwala si Hamid na kung idedeklara ito bilang isang public health emergency, kaya itong mawaksan sa loob lamang ng 2 hanggang 3 taon at may iwasan ng pagtaas ng bilang ng mga masasawi. Lalo't simple lamang anya ang pagtukoy at paggamot sa naturang sakit. Nabatid na kabilang ang Pilipinas sa Pakistan, Bangladesh, India, Mongolia sa mga bansa sa mga hinimok na magdeklara ng public health emergency sa hepatitis C. So yan ano, lalo na ho sa ibang mga sakit ho na kaya naman hong lunasan ng bakuna tulad ng flu, ng pneumonia.
Meron naman hong taong, medyo mahal nga lang ho, pero ganun ho talaga. Kailangan mag-invest tayo sa ating kalusugan na magpabakuna. No, eh, marami naman hong mga pag-aaral na dyan na talagang effective ang bakuna para maiwasan itong mga ganitong sakit at hindi na bumalik yung mga dating sakit tulad ng polio. No? 5 minuto makalipas ang, o 5 minuto bago mag, alas 6 ng umaga. Mahabang preparasyon ng MMDA sa nasirang floodgate, pinaghahandaan ng LGU. Buong detalye, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, UL, maliban dun sa matinding paghahanda sa posibleng pagbaha, kung darating na yung mga pangulan ay nananawagan pa rin ng long-term solusyon ang Malabon NGOs para matiyak na mas matibay yung paggawa ng nasirang navigation gate sa pagitan ng Malabon at nabuta sa river. Ay kay Mayor Jenny Sandoval, hindi sapat na i-repair lang ito dahil sa tindi ng tama, dahil nga doon sa tama na gate wala sa barkong pilit na idanaan kamakailan. Dapat tumanong paghandaan din ng mga residente ang posibleng epekto nito. Pero nakanda naman daw ang NGOs ng tulong sa mga residente maapektuhan ng pagbaha sa panahon ng tag-ulan at ang high tide. Una na pinanawagan ni Mayor Sandoval na maging mainahon yung mga residente dahil hindi pababayaan ng LGUs dahil nga dito sa nasirang gate. Hanggang ngayon ay pinagsisikapan pa rin ng MMDA na maayos sa madaling panahon ang pag-repair, pero pahirapan pa rin dahil napinsala yung gate hanggang sa ilalim nito. Kaya kailangan pang sisirin para malaman ang tindi ng tama bago tuloy ito may saayos. Patuloy ang pagipag-ugnayan ng LGUs sa mga mamayan upang matukoy ang may-ari ng barkong sumatsat sa gate na ipinilitindaan kamakailan kabilang. Kabila ng pinipigilan nito ng mga bantay dahil sa low tide noon, kaya ito natumama sa ilalim at napinsala. Ayon sa LGUs, hindi sila titigil sa pag-imbisiga rin upang matukoy at tinatiniyak ng MMDA na mananagot ang may-ari ng barko pag ito'y natukoy na, habang sila ngayon ay gumagawa kasabay ng patutig imbisigasyon. Mula pa rin sa Malabon, ako pa rin sa RS23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Sa pangbalita, Philippine Army pinakakalma ang mga residente ng Nueva Vizcaya matapos ang isinagawang aerial attack ng NPA. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Yuel, pinayuhan ng pagkatihan ng mga residente ng Alfonso Castaneda sa lalawigan ng Nueva Vizcaya na manatiling kalmado matapos ang encounter ng mga ito laban sa mga rebelde kahapon. Ayon sa 84th Infantry Battalion, sa pamunuan ni Lieutenant Colonel Gerald Reyes, dapat naging pagmasid ang mga komunidad para agad may ulat sa mga sundalo ang presensya at iligal na activity pa ng mga communist terrorist group. Inulat ng Philippine Army na nasutil nito ang operasyon ng armado o manong miyembro ng kilosang larangan Guerrilla Tarlac. Ito ay sa pamagitan ng aerial attack ng Philippine Army sa mismong kinaroroonan ng mga karabang una ng isinuplong ng mga nakatira sa Sitio Marikit East, Barangay Abuyo kahapon. Wala pang napapaulat na casualty hanggang sa mga oras na ito, maging yung bilang ng mga nasaktan. Pero agad din naman umanong nailikas ang mga residente ng naturang bayan at barangay. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DJ Rage, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52, Edniel Parrosa. Maganda umaga, Pilipinas! Yan ang po mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Biyernes, 21 sa buwan ng Hunyo 2024. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakaagapay, mga nakinig sa DZRH at mga nakatutok sa DZRH TV, at syempre sa mga taxi drivers, mga motorista na bumibiyahe ho ngayong umaga. Ingat-ingat po tayo. Sa pangalan ng buong person ng DZRH News sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Yung pong nakasama si UL Reyes sa Magandang Umaga, Pilipinas. Susunod na ang 2x2.